Hirap mag lakad ng death certificate. Daming tao. Nasaan na kaya yung dalawa? Si Rocky at saka si Ma'am Ben. Ako, hindi ako alis. Dito ko sila hihintayin sa Hall of Justice. Dahil ang doktor na peperma ay nasa pritil ng Binangonan. Peperma sa death certificate para makremate mamayang 2 o'clock ang cremation. Isa na kaya yung dalawa. Certificate. Yan, no? Ayun, dalawa. Wow, saan na yung dalawa? Ayun! Ayun na yung dalawang binata. Ayun, oh, nagtitingin ng panag-yellow pad. Ayan, yung dalawa. Oh. Nasa pritil daw yung pepermang doktor? Sinabi sa inyo din doon? Nasa pritil daw ang pepermang doktor? Pritil? Oo, no, dito sa Binangonan. Alam ko yon. Ano sabi sa inyo dyan? Wala. Ay, nasaan yung peperma? Ito. Napermahan na? Siguro. Yung Weber. Ah, yung Weber. Ay, yung pepermang doktor? Attorney Ferdinand. Ah, kung waiver ito, sa waiver ito. Yung doktor dito. Tara, punta tayo sa kwan. Oh. Pritel. Oh, sa Pritel. Ay, talaga ganon. Oh. Ang dami naman. Oo, oh, walang magagawa eh. Okay, off muna natin. Off muna natin. Komplikasyon na ako eh. Hirap ang papel mo. Oh. Naubos na tayong pinakahuli. Oh. Kami yung pinakahuli. Wala na si doktor. Ubus na bago kami. Engineer Cesar M. Henares, Municipal Mayor. Consultation room. Walang balance? Yun, 116, no? 100, ano? 116. Ang balance mo? Ay, pwede na! Nakadita naman ako, ba? Ay, pumasok. Bakit pag sa bahay, kung naka-internet ako yung... Malakas. Signal. Yun. Waiting dun sa pinirmahan ng death certificate. Waiting kami. Ano
Dito. Ranyeses Banab. Ranyeses. Ayan na nga, yun na yun. Ayan na, yun na nga. Ano na yun? To protect you from unwanted content. Tap to this. Bakit wala? Tatap mo. If you reply... At bakit? Hello, tatabi mo na lang, reply ako. Re-reply ka sa akin? Tumatok. Ay, tawag si Rocky. Tumatawag. Eksaktong alauna, no? Ha? Eksaktong alauna? Oo na. Pagdating po sa salang na doon. Ay, hintayin kami. Hintayin kami. Okay. Oh, Jose Mangosing. Jose Roque. Mangosing. Kaya binabayaran na ni Ma'am Ben. Hindi. Tama yan. Sampuyan na ako. Eksaktong alauna. Tapos 2 o'clock ang cremation, no? Hindi po dapat na 1 eh. 1? Ay ngayon, 3. Late na po kayo. Late na? Eh, anong oras makikremate yan? Hindi, ang time po kayo doon. Oo. Alauna. Nagkakaon na po kasi po doon. Tay-tay, saan ba malapit yun? Oh, alam ko yun, tay-tay. Sa Muson yun eh, doon sa may cementerio, di ba? Eksakto. Manila East. Okay. Doon sa Tianggihan. Oh. Highway 2000. Pero, oh nga, pero ang alam ko, doon sa may Tianggihan. Oh, yun na nga. Okay. Okay. Thank you, ne. Thank you. Okay. Oh. Re-cremate na. Okay na. Ikaw yata ka kasama kagabi? Hindi, hindi ikaw. Okay, thank you, ha. Matay na. Sino? Oo, oh, sige. Mauna na raw ba? Doon na lang sana mo tawagan. Doon na lang. Oh, sige. Kayo. Oh. Tapos natin kamo na tapos. Tatawag ako sa inyo mga kayo. Oh. Tatawag ako sa inyo mamaya. Oh, sige. Sige. Down daan natin. Manila East Road. Malias. Manila East. Eh di dito tayo sa bayan dadaan. Oo, ikuanin mo yan. Baka manghuli, may pakikita tayo. Exempted tayo dahil may pakikrimate tayo. Ano? Eh, baka mahuli na out of line na yan down. Ikuan mo yan. Ihanda mo yan. Baka mawala. Ipakikita natin yan na tayo magpapakrimate ng kaanak. O doon. Saan ka na? Dito. Saki video lang. Yan na, okay na yan. Go go na yan. Sa opisina para na clear yung informant. Kaya kahit hindi COVID, Mukha lang.
Asawa ng kapatid na mamusinga. Upo muna kayo dyan, sir, ha? Ah, sige, ma'am. Natapos din natin, ano? Tara tayo, nauna sa kami. Sige, ah, sige. Maraming salamat, ha? Ay, paano yung kwan? Saan namin kukunin? Sa kanila na. Ah, dito na? Oh. Okay. Thank you, ha? Na-edit nyo lang para po kayo dito. Sila pa kung marami kasi sa okay, okay. Yung mga minus ano? Thank you. Minus 20 para alas 3. Munti ka na tayo muli. Para alas 2. Alas 2. Hindi, dalawang oras daw eh. Matama. Low oras. Alas 4 na. Oh, minus 20. Para alas 4. Para alas 3. Alas 3, matatapos. Alauna pa lang yun eh. Alauna 40. Hindi kaya. Okay, thank you. Thank you. Nakaraos na tayo. Nakaraos na. Tapos na. Upo ka mo rin. Ang hirap. Dapat meron tayong iniinom na tubig man lang. Ngayon ako uhaw na uhaw. Hindi mo uhaw. Ang dadabi na ng tubig sa bahay. Yung nasa bote ba natin? Oo nga. Yung binili yun ni Kuya Christy pa eh. Oo. Mineral? Dami-dami. Ngayon ako inuhaw. Nakatutulog ngayon. Alam, ay doon pare sa bahay. Alam mo, ako wala pang tulog, tanong mo dyan. Kaya pag ako'y nagdadrive ako'y puyat, huwag mo akong kakausapin. Kasi concentrate ako eh. Kailangan huwag akong antukin, ganyan. Sabi ko naman sa iyo kasi, puno namin yung sasakyan. Mas lalong nakakaantok yun dahil aircon. Hindi na aircon naman. Na kahit na ayoko. Tricycle na lang at kasi ang tricycle, madaling pasuot-suot kahit saan. Traffic ano? Oo, sa traffic pwede kong shortcutin. Chingit-chingit. Oo. Maghihintay ka na, umusat. Ay, nasaan na yung driver ni Kuya Christy? Sabi pupunta dito. Ay, doon sa taho na. Ay, wala na siyang abutin doon. Ang gagawin ko lang nito, mga 4 minutes para maipasa ko sa iyo. Pag naka 5 minutes, more than 5 minutes, hindi ko na may mabasa. Ito po kami tatlo, siyang lumakad nung para makremate agad si Kuya Christy. At salamat naman o at sa natapos din. Malamat, tapos ha? Natapos din yung ating pagbiyahe. Oh. Ano, mga 2 oras. Biro mo nung naghahabol ako, paspas. Hindi nyo napapansin, paspas ako. Sabi ko. Alauna yung ating hinahabol. Oras ng alauna. Kailangan nasa taho na. Oh. Akala ko nga, huwag na kami mapaplat ka ako eh. Oo. Ay, hindi. Ikaw na condition naman yung aking mga gulong. Pati na yung motor. Nakakondisyon. Chamba. Pinagtanggo nga yun ako na ng CDI. O, di mo, parang bago. CDI lang pinalitan mo.
Oo, oh, eh, pero kuhan, yung gulong talagang garantisado, hindi mapaplat, tatlo lang naman tayo. Mas dalawa lang kayo, makaan lang ako. Oo. Wala pa akong kartelos. Pero kagabi, nung ikay binitbit ko, walang yan ang bigat. Oo, ang bigat. No? Mabuti na niyo, katawan nito yung mas maliit sa'yo. Eh, kung magkatinlaki kayo dami. Ay, mabigat. Mahirap yun. Sabi ko lalo na palaki ito si Rocky, kung ito'y patay, eh, hindi ko mabubuhat halos. Ang bigat ah, kagabi. Mabigat ang ganda. Hmm? Eh, mabigat mo, ka. Lasing. Paano nga niya mabubuhat si Chris doon? Eh, biro mo katawan nito. Oo nga, kalahati lang, wala pa. Kailangan ko yung ano, ilapang pieces. Senidoro. Wala na. Siya naman, pilit niyang itinded ka ko kay huwag mo nang galawin at patay na si Kuya Cristi. Huwag mo nang galawin. Patay na. Ibang bisis yun. Hindi sa lang ako nun. Oo. Eh, ginanong ko yung mong ko ano, tinakap ng gano'n. Kinatas ko. Mabigat. At ba? Hindi ko kaya. Okay. This is all for now. Off na muna para may send ko kay Mang Ben. May padala kay Kuya June at saka kay Ate Cora. Bye-bye! Yan na lang. 2.5 kilos. Okay na po yan, sir. Ito yung urn ni Kuya. Ito na. Kung nakuhan pala na ito. Aloy po. Aloy. Pwede mo ikon dito. Ilagay. Mainit. Ha? Pwede po. Para makuna namin. Akala namin mainit. Yun. Ayan na si Kuya Cristi. After 2 hours. Sige po, pakilagay na po. Tapos, iabot ko yun yan sa pinsan, kay Roque. Tutuparin ni Roque yung inihabili ni Kuya Cristi na ilalagay sa kwarto niya. Okay, tingin. Yung kayong dalawa. Mabigat din pala, no? Oo. 2.5 daw eh, 2.5 kilos. O, naka-video naman yan eh. O, sama ko. Okay. Power of love pa yung tugtog mo ah. Tara na. Uwi na kami. Dito na natatapos. Kahawakan dapat yan, Ke. Ha? Ano dyan? O kaya doon ko na, sikwa na lang dyan si Mang Ben. Doon na ako sa ano. Sige. Alagaan mo yung pinsan mo. Okay. Mainit ba? Hindi. So, uwi na kami. Bye-bye. Welcome home. Kuya Cristi. Doon nga pala dyan, pwede dyan. Altar naman yan eh. Dyan na yan, hindi ko nakaalis yan. Ito yung urn ni Kuya Cristi. Yan o. Ba't nasa tabi kay? Dyan mo sa tabi na lang yan. Dyan na lang. Ah.
Oh, bakit? Ito pala. Hindi ko maalit eh. Yung mga kitalin? Yung abo. Oh, ganun pala yung pagsindi dyan. Ting-ting. Ting-ting. Kaya pala parang kumukulo. Ayan, lumiwanag na. Welcome home, Kuya Christy. Ilan ba sinidya mo? Tatlo. Tatlo. Talagang ganun ang buhay ng tao. Ang bilis. Ngayon, no, abo na agad. Tayo mo yung ilaw pagkaan mo. Papatayin? Oo. Yung ilaw lalo. Oo. Dito na po siya ilalagak si Kuya Christy. Yung kanyang papeles, kung ililibing siya, eh, certificate of cremation, meron po. Pwede siyang ilibing. Ngayon, sa habilin niya kay Roque, dito siya dalhin sa bahay nila ng mga magulang niya. Okay. Patayin ko na yung ilaw. Naku, dumilim. Huwag nang patayin. Kaya ka dito. Sige. Ito yung family picture nila. Si Kuya Christy ang nasa gitna. Si Ate Cora yung nasa side ng kanyang tatay. Si Ate G nasa side ni Mamang. Nasa left side. Diyan na po, hanggang dyan na lang po. Natatapos. Bye-bye.